Magandang araw sa inyo lahat, especially sa lahat ng mga kapwa OFW natin dyan. At syempre sa lahat ng mga nagmamahal dito sa Kalingap, no? Kasi, ay shoutout nga pala syempre kay Kuya Bal, kay Kalingap Prop at Ati Edna. Pero guys, syempre shoutout natin dyan guys yung talaga mga addict dito sa Roshan na talaga hindi na natutulog at talaga namang nakatutok 24 dito sa Roshan kay Rubel at Rachel Morales. Sa tuwing ika'y katabi, ako'y di mapakali. Tignan natin guys kung ano yung makikita natin dito sa live, no? Live ni Rubel o malalag na may pamagato na nalalapit na. Ano kaya ibig sabihin niya din nalalapit sa tingin nyo? Baka ano yan guys ha, nalalapit na ang official. Ah, hindi inaabangan natin guys. Si Baby Boy, yun din ang inaabangan guys. Guys, pasasya na po sa boses ko no? At medyo masama din pakiramdam ko. Pero I try my best na ma-react to guys. No? Marami tayong ano guys eh, marami yung utang sa inyo. No? Diba? So anyway guys, talaga nakakatuwa na itong dalawang to. Ever since nireact natin, kahit yung panahon na talagang may malapit-lapit na silang ano, yung ano yun, may MU na sila. No? Kung titignan natin ngayon guys yung mga video nila kaysa noon, no? Mas clingy na ngayon eh, mas close sila sa isa't isa. No? Pero nakikita niyo sa video na to sa TikTok, no? Na-share ko lang guys. Sa tuwing ika'y then makikita mo pa medyo hindi pa sila magkadikit eh. Pero sweet na, di ba? Sobrang sweet na nila rito. Maramdaman mo yung ano yung MU nila sa isa't isa. Agree ba kayo dun guys? Di ba? Pero guys, nakakatawa lang talaga. No? Alam ko, nakaka-relate yung marami sa atin dito. Di ba? Ay, gusto ko pala muna pasalamatan, no? Si Ma'am Edith. Edith Stitt, nagbigay siya ng $5. And of course, kay Mami, nasa si Mami. Yun, si ano, si Mama, Mami, Sarah Dean, nagbigay siya ng ano, €5. Maraming salamat po sa nagbibigay sa atin ng mga things na, syempre, sa mga di nag-skip ng ads ng ating mga live, mga uploads, no? Especially dito sa Kalingap at kay Ruel of Malalag at kay Rachel Morales, no? At siguro guys, basahin muna natin yung mga nag-comment sa last video reactions natin. Tara, puntahan natin guys. Grabe, no? Pag talagang ano, ha? Pag talagang Rochelle o kaya Ruel at Rachel, talagang energetic na energetic. Ano ba yun? Nabubulol ako. Ano? Energetic na energetic tayo guys, di ba? At syempre guys, akong bahala sa ating video reactions. Basta tune in lang kayo guys at huwag kayo mag-skip ng mga ads. At syempre gusto ko mag-comment kayo guys sa later after ng ating video reaction. And of course, please share and like na rin po, no? Paki-hit yung subscribe button, no? Marshawn ODV 2.0, please press the button and do subscribe. The best podcast and reactors in the Philippines. All right. Ay nako, simulan natin guys. Sabi ni Ma'am Julia, ano yan? Julia Tagavilla Edralin. Sabi niya si Rachel, childlike gumalaw pero sa pag-isip fully matured siya. In responding to negative issues, salute to you lang dyan. Hello, mommy. Hello, mom. No? Actually, guys, totoo yan. No? She's a fully matured. No? Maganda yung sinabi ni Ma'am Julia. No? Fully. No? Talagang fully. Talagang buong-buo yun. No? Fully matured. Although, ano pa siya, may pagka-childlike. No? May mga galaw siya na talaga maisip mo. Na may, talaga nandun pa rin yung pagkabata niya. No? Minsan, naglalaro siya. Ano pa rin yung kulit niya, guys? Which is normal. Ako nga, minsan nakikita nyo guys na malaki na ako pero naglalaro pa rin ako. Totoo yan guys. No, I'm a toy collector ah. Baka sabi nyo, di kayo maniwala ah. Oh guys, kahit na may ano na ako guys. Kahit na sabi natin may asawa na ako, may pamilya ako. Mahilig po ako sa laruan. Baka ayaw maniwala. Yan po yung mga klase na laruan ko dito sa lamesa ko kung nakikita nyo po.
no, may mga laruan ako dito, no, na talagang ito guys, papakita ko lang sa inyo. Baka sabihin kasi, ay, Marzano, si pagtatanggol mo pa si Rachel, ay talaga namang isip bata, ano. You know? Oo, guys, oh, yun, oh. So, ito guys, yung mga laro ko na to, sabi ko lang guys, para lang makakita, baka may mambash kay Rachel Morales, eh. No, na parang, eh, hindi, isip bata talaga, ano, isip bata, ako nga, ano na ako, may trabaho na ako, may pamilya na ako, di ba, ilan yung anak ko. But still guys, I'm still playing, you know, with my collections, no, especially my toy collections, no. No, mahilig ako diyan guys, may mga ugali din ako na isip bata. Ay dito lang guys sa live ano natin, video reactions, di ba bahala ta, may pagka ano din ako, childlike. Di ba guys, nandoon pa rin yung puso natin na ano eh, yung pagiging makulit natin bilang bata dito pa rin, no. So anyway, Ma'am Julia, thank you so much ha. At kay Ma'am Helen Rocco, matubig siya ng speaker si Dong Ruel. Uy, pwede rin. Motivational speaker si Dong Ruel at may sense ang mga sinasabi. Uy. Makikita kaya natin niya mamaya sa reaction video natin sa live niya? Oo. Oh, agree ako dun guys. Agree ako dyan ha. Madadala ka sa mga sinasabi niya. Kaya all ears, lagi ang kanyang mga listener. Isa pa happy lang at di po mapato sa mga issues. Silang ga ang icebreaker pag medyo serious na si Ruel. Putol lang to guys. Pasensya na po, ayusin na natin. Ayan. Pag medyo serious na si Dong, sa murang edad nilang gapriority niya family studies with Ruel as an, pasensya na po ah, as an inspiration to tackle or carry all the problems in life. Pero silang hindi tapos ang mga parents nila, but despite, ano ba yan guys, parang putol-putol tong ano ah. Alam guys ah. Masa na mami ah. No? Sa murang edad nilang gaparte niya family studies with Ruel as an inspiration, di ba? So, yun, sabi niya rito, ano, pasensya na po, ano, silang gang icebreaker pag medyo serious na si Dong, sabi niya. Sa murang edad nilang priority niya family studies with Ruel as an inspiration to tackle or carry all the problems in life. Pero silang hindi tapos ang mga parents nila, but despite of it, marunong dumisiplina, cool-headed at hindi pinagayabang ang puputol guys ah. Pasensya na po ang mami ah. No, hindi niya daw pinagyayabang. Pasensya na po. Nako, naputol. Hindi niya pinagyayabang. Some more promises with real inspiration. So anyway, ano natin guys ah. Ma'am Helen, pasensya na po ah. Talaga sinubukan ko kung mabasa lahat. Okay hey guys, tutuloy na natin, no? Maganda ang sinasabi ni Ma'am Helen Rocco. Pero silang hindi tapos sa mga parents nila, but in spite of it, marunong dumisiplina, cool-headed at hindi pinagayabang ang mga anak nila. Laging behind the scenes sa eksena ng mga anak nila at all-out support. Yun ang maganda din. Alam nyo guys, ako napansin ko rin yan, no? Kasi ang parents ko, hindi rin naman tapos guys ng college. Hindi sila kapag-aral guys na mataas na ano. No, ang nanay ko parang nakahatunton siya high school, ang tatay ko elementary lang. Ano? Pero pagka magulang din, no. Although hindi naman ulaman ng perfectong magulang, ano. But for me, my parents is perfect for me, ano. Kasi guys, natutuwa ko sa kanila eh. Natutuwa ko sa kanila kahit mahirap sila, mahirap lang kami, natutuwa ko. Minsan wala ka sa kayamanan niya, no. Naniniwala ko kung paano ka nabubuhay sa mundo, ano. Lilita Galardo, salamat sa Marzano sa iyong pagbabalis as reactor of Rochelle Love Team. God bless and your family. Thank you so much po at dinadami niyo yung family ko, ha. Salamat po. Din Villa, shoutout sa Marzano nang dahil sa Rochelle, naging masaya ako araw-araw at nakakatanggal ng stress at pagod. Pero silang breadwinner, love ko silang dalawa. O naman, no. Hindi niya similar, ano ba yun? Nabibigit na lang ako. Similarity. Di ba? Yes, sir. Yun, di natin mabasa. Dahil sa lotion, nawawala yung stress ko. Pares tayo, ha? Nawawala. Talagang kahit tulog, lagi nakangiti. Guys, di ba? Tingnan nyo, nakangiti kayo, di ba? Di ba, baby boy, nandiyan ba si baby boy? Baby boy, kinikilig na naman, oh. So, basahin pa natin guys. Dahil sa Rochelle, no? Sabi niya, dahil sa Rochelle, Sir Marzano,
Nagmamasaya ang araw-araw namin at sila rin ang pahinga nakakawalan ng stress, gabless. So, guys, pasensya na po, no? Medyo parang feeling niyo mahina ako, kaya medyo yung boses ko. Pagpasensya niyo, talaga masama po paramdam ko. No? Pero sabi ko nga, no? Sakit lang yan, di ba? Importante, Rochelle. What the fuck? What the fuck? Ah, diba guys, ganyang ka-addict kung ano, ang mga Rochelle fans. Diba? Kahit may sakit, react, bahala na. Di guys, biro lang yun. Pero guys, pag may sakit tayo, magpahinga tayo. Nakaupo lang naman po ako dito. So, okay naman yung room ko. Naka-aircon ako, papaano. So, medyo okay naman po. And then, pahinga lang to. No, talaga napuyat lang ako sa mga, ano, guys, napuyat lang ako na ilang araw din sa pag-react sa Rochelle. Talagang, talagang pagpasok ko, talagang, ano guys eh, sabak tayo agad eh. Oh, ayan. Sinisingil na ako ng mga Rochelle fans. Mars, tagal mo na mag-react. Tara na, mag-react ka na. Ano, pilitan tuloy ako. Ito na nga. Problema guys, aminin ko siguro napuyat din ako, sobrang pagod. Siguro kaya sinisipon na ako, no. Pero ganun pa man guys, talagang tuloy ang sayawan. Mga guys, pag ganyan Rochelle guys, reaction talaga kailangan malakas na malakas ko, di ba? Eh, tuloy na natin ito. Baka sabihin, Sir Mer, saan? Tagal mo naman, kakainis ka. So, sana po, basahin muna natin yung mga nandito. Gigi Baldezar, for me, it's not easy to be a breadwinner. Totoo naman po yan, ate ko, breadwinner. To the family, cause for her young age, she had a good moral character for the guide of her parents. It's so proud for her, even a lot of bashers, she's still strong cause got Don Ruel guide and hugs to comfort her. That is their way to handle the true love and humble person. Ito po guys, napakahirap po na maging ate. Kasi ate ko, nakaka-relate po ko niya para sa ate ko. Ang ano lang po, talagang sa ate ko, kasi pito kami. No? Maliit pa siyang bata nung guys. Tapos yung agwat pa ng mga kapatid namin, malalayo. No? Hindi tulad ni Rachel, medyo magkakadikit. Tapos nauutusan niya yung ano. No? Pero yung ate ko, naalala ko yung kuya ko na nabading, tapos yung ate ko pang isa, pero maliit pa rin yun eh. So medyo hirap talaga, lalo pag ikaw lang yung ano, parang si Erica, nakikita si Erica na, nakita niya si Erica yung titulungan ni Rebel, no, yung beneficiary niya. So si Erica, makikita niyo guys, parang ganun, nasa 12 years old siya, pero yung mga kapatid niya maliliit pa. So napakahirap ng ganun guys situation. So even naman syempre guys, kay na-compare ko lang guys, no, nating ano guys, ano lang for education, nakikita natin na mahirap siya. Eh kung yung kay Erica mahirap, yung sa ate ko mahirap, yung sa part namin, mas more kay Rachel. Unang-una din kasi guys, biglang nawala yung nanay nila. Napakahirap nun. No, sa amin naman, sa akin, awan ng Diyos, yun lang, maaga lang talaga nag-asawa, marami kami magkakapatid. Tapos, syempre, ate ko, bata pa siya. Although, may katulong pa rin siya yung magulang namin, nanay ko, di ba? So, still guys, mahirap pa rin, no, maging breadwinner. So, yun yung pinapoint ko dito na gusto ipakita na basta as long as breadwinner ka, no, ate ka, ikaw panganay, mahirap. Kaya saludo ko sa lahat ng mga panganay dyan na talagang responsable. May mga panganay, hindi responsable. Pasaway eh. Hindi ako naniniwala guys sa ano, dapat ano, pag panganay ganito, di po, depende sa tao, panganay ka, bunso ka, as long as responsible persons ka, no. Kasi may bunso, talagang siya pa yung, kung sino yung bunso, siya pa yung maasikaso. Kung sino yung panganay, siya pa yung hindi maasikaso. So may ganun, depende sa tao talaga, no. Anyway, tuloy na natin to. Lynn Villas, napahangaw kay Langga Rachel kasi napagsabay niya ang pag-aaral, pag charity blogger at pagka breadwinner. I love Rochelle forever. Ingat. God bless from Altabas, Aklan. Uy, shoutout sa mga taga Aklan, ha. Ingat po kayo dyan, ha. At salamat sa pag-comment, ha. At Teresa, 1, 2, 3, Z4. Amazing Geno is one of the direct reactors na gustong-gusto ko siya. Kayong lahat na reactors ni Ruel, I love you. Thank you so much, Ma'am Teresa.
Si Rachel, maaging nawala ang mother. Pinakamasakit sa lahat yan. Totoo naman, guys. Sobra yan. As in, sobras batang edad mo, guys. Parang pagbata ka kasi, parang yung emotions mo talagang napaka-weak. Napaka-weak. Bata ka, guys, eh. No, hindi tulad nung medyo may edad ka na, accept mo na eh. Kasi alam mo, kung mawala man na magulang natin, parang hindi matanggap mo na kasi lumaki ka, kasama mo magulang mo eh. Ang mahirap, batang sa at young age, biglang nawala magulang mo. So, biglang suddenly, di ba? Pero yun nga, sabi ko nga, it turns out, naging positibo. Siguro yun, may mga bagay na hindi natin ma-explain eh. Ang Diyos lang nakakaalam eh. No? Pero it turns out talagang, yung alin, isang click na gano'n, nagbago buhay ni Rachel Morales, di ba? At eto na nga, no? Hindi lang nagbago, nakakilala pa ng guys, ng minamahal, talagang mapapasano all ka. Sana all. Di ba guys, di ba? Agree ba kayo doon? Ma'am Teresa, salamat po. Salamat din user, hindi ko pa mabasa yung name nyo, pasensya na po. Jocelyn Dable. Masaya ako sa Rochelle. Sometimes, naiyak din. I'm so happy for them, Sir Marzano. Uy, happy din ako sa kanila. At happy din ako sa comment mo. Napakaganda. Gusto ko yung comment mo, ha? I like it. Masaya kayo, guys. Masaya din ako. No? Pag malungkot kayo, malungkot din ako. Diba? So, damay-damay na yan, guys. No? Basta pag pinasok mo Rochelle, eh. So, normal yan, guys. No? Nasa isang community tayo, diba? Mary Hope. Uy, si Mary Hope na miss ko to. Thank you, Sir Marzano. Tuloy sa pag-suporta sa Russia. God bless po. Uy, God bless din sa'yo, ha? Sir Marzano, ikaw na ang the best. Malumanay ng salita. Malumanay ba ako magsalita? Parang hindi naman. Pero minsan, guys, pasasya na, no? So, salamat po, ha? Talaga namang ganda ng compliment mo. Isang ganun lang talaga, oh, guys. Kapag talaga ang kausap ko, eh may respeto, marespeto din ako. Pero kapag balahura, guys, talagang dinuduro ko yung masamang ugali para magbago. Pero syempre, guys, depende yan kung ang tao magbabago. Pero at least, minsan huwag mo hayaan na dungisan ang pangalan mo. Lalo na ang prinsipyo mo, hindi po masama magalit. Ngayon nga lang, pag magagalit tayo, makikipagpalitan tayo ng diskusyon or ilagay mo sa tama. Doon ka pa lagi lalagay sa tama. Diba? Salamat po sa compliment mo. Salamat po sa Diyos. Lina Pantelion. Uy, si Toraya Halzen. Namiss kita. Ikaw na ang the best reactor. Kalmado at detalyado ang mga words na sinasabi mo. Stay safe, Sir Merz. Uy, grabe kaya. Sabi ni Christine Joy Rupina. Uy, namiss ko din to. Idol Mars, yan ang langga. Matalino with honors at YouTuber. Uy, maganda sinabi niya. With honors at bakit ba? YouTuber sensations. Diba? Sa school nila, bagay talaga sila as in. Ano naman other guys? YouTuber sensation. Baka nga pa yan guys eh. Siguro kung di niya nakilala si Ruel. Baka nga yan guys, si Rachel, crush ng bayan. Iba kayo doon guys, please comment down below. Ako guys, naniniwala ako doon. Kung kunwari to guys ha, for example lang to guys ha. Okay, yung buong seryoso yan. Iba kung si Rachel ay dalaga. Dalaga naman, may KMU lang na. So, kung si Rachel lang ay guys, walang Ruel, no? Naniniwala ko crush ng bayan yun. Maganda siya. Pero si Rachel, ganda. Ito nyo naman mga TikTok, guys, di ba? Ay, salamat po, Christine Joy Rupina. Ana Lorde, salamat sa iyo pagbabalik, Sir Marzano. One of my favorite Russian reactor. Keep it up, sir. And God bless. Salamat po sa Diyos. O si Ma'am Annalyn na talagang suki. Bakit ba? Suking-suki na kayo guys. Humahanga ako dito sa viewers na sa Rochelle fans na to. Sobrang nila ako na panga sa part ng vlog po nilang yan, Sir Mars. Bakit? Dami mo talaga matulong sa kanila. O di ba? Akala ko lang, ako lang may nagtulad. Kayo din pala, di ba? Ang iyong ganda. Sometimes guys, hindi mo naman kailangan maging teacher eh. Hindi mo naman kailangan na mataas ang antas mo sa lipunan. That's mo sinasabi yan, Sir Mars. Walang
Tignan mo na lang yung ginawa ng Rochelle, no? At at early age, no? They can teach people, no? Tinuturo nila yung the way of living na tinatawag, ano? Through their love and relationship and way of life, no? They can teach people, no? Even it's not a directly guys advice, no. Kumbaga sa mga kilos lang, sa mga tinginan, aking nakita puso agree ba kayo doon guys, no? So nakakapagturo sila sa atin, diba? Oy, si Rebecca Gregorio, lahat na reaction ng Rochelle bumabata. Oy, ikaw lagi di naman ma'am, di ba lata? Siyempre, Rosa yan eh. Bili mo, mga bata, lambot pa ng katawan ko guys, tignan nyo ah. Diba? Oh, totoo yan sinabi ni ma'am eh. Ang lahat ng reactor bumabata. No? Kaya sa inyo guys, sa lahat ng mga reactor dyan, no? Ato guys, sa lahat to in general, lahat ng reactor dyan. Sabi nga nila, mag-Rochelle na kayo, good vibes na lang. What the fuck? What the fuck? Oh, tigil na mga pambabalahura. Diba? Damo lang babalahura ka, pumapangit ka. Diba? Bulbol. Diba? Tama na yung content-content. Yes, tama, content-content. Pero syempre naman, no? Minsan naman eh, isipin din natin yung spiritual aspect and moral aspect natin. Huwag yung puro ko content-content lang. Syempre minsan, meron tayong konsensya sa mga tina-thumbnail at kino-content natin, no? Diba? Ano? Bulbol, sana magbago ka. Ano? Pasensya ka na, pero talagang pag di ka nagbago, talagang, ako, araw-arawin kita. Bigyan kita ng advice, di ba? Di wala namang masama sinasabi ko eh, no? I try to educate him, no? Na hindi sa lahat ng pagkakataon puro content. Sometimes, kailangan mong isipin na, oh, baka may natatapakan ka nga, no? So, you need to consider, no? About that, di ba? Tama ba ako doon? O tama siya? O, oh, syempre, tama ako. Ayan, guys, no? Basa ba tayo, guys? Sabi ni user, sana lahat ng anak katulad nilang dalawa. Oo nga, alam nyo kung lahat ng anak ganyan, no? Sa buong Pilipinas, kahit sa buong mundo. Siguro ang ganda ng mundo natin, ano? Kasi ganun talaga eh. Hindi pa pwedeng lahat ng tao pantay-pantay eh. Kasi kung lahat ng tao mabait, ano tayo matututo? Kasi naiisip mo, Sir Marzano, no? Bakit kaya may mga tao masasama? Tinatanong ko dati yan, baka hindi na lang pwede lahat ng tao eh, mabuti. Eh, no? Actually guys, ang tao, nilikha ng Diyos siya mabuti. Sa Biblia, inilikha ang tao, wangis ng, ano, ng Diyos. No? Ay sa wangis ng Panginoon. Pero bakit nga ba naging masama ang tao? Because of the devil. Mabait ang mga tao ng pinanganak eh. May nakita ka bang ano? May nakita ka pang baby pagkalabas naninigarilyo, umiinom? Di ba wala naman? Pagka ano ng mga bata, pagka panganak, di ba? Talagang malinis ang bata, mabait. No? Kailan naman nagiging masama yan along the way pag lumalaki na nahahawaan ng masamang environment? Okay, depende sa magulang, no, o yung mga nakakasama niya. So, kaya alam nyo guys, sa mga may anak dyan, ha, talagang lagi nyong babantayan ng inyong mga anak. Dapat kilala nyo, sino yung kaibigan niya, siya nagpupunta. No, sa mga anak dyan, hindi yun, ano yun, hindi yun kayo nihigpitan. Pagmamahal sa inyo yung mga anak, sa ng inyong mga magulang yun. Kaya ako, role model talaga tong Rochelle. So, nakita naman natin guys, ano, na ano talaga sila, nasa proper path. Or tama ba? Nasa right track ika nga, di ba?
Although, di ko naman sinasabing perfect sila, guys. Siyempre, meron niyang pagkakamali din sila. Pero what I, ang pinapoint ko dito, yung magagandang pinapakita nila. No, totoo lang, guys, ha. Totoo ito. Kung mapapanood ng mga kabataan to, no. So, yung mga kabataan ngayon kasi medyo iba. Akala nila hinikpitan sila, hindi nila alam pagmamahal ng magulang yon, di ba? O alam lang nila yung intention ng mga magulang, ano. So, minsan kasi may problema din yung mga magulang, eh. Hindi ko naman nila lahat. Kaya may mga magulang kasi medyo mabigat magsalita, hindi nila alam paano kausapin yung mga anak nila. No, minsan, ilbis na mag-open yung mga anak nila sa kanila, hindi na. Paano? Eh, magsasalita pa lang anak, dadaktakan na. So, di ba? Kaya minsan, yung mga anak, hingin na lang tulong yan or advice din sa, ano, sa mga kaibigan. Ito ng mga kaibigan, mali na yung advice na. Nak, before I have everything at my age 73, 73 si mami, oh. Nak, before I have everything at my age 73 years, it's hard to handle my problem. But now, I don't have cause. I can get justice ngayon sa Roshan. I can get, tama ba? I can get justice ngayon sa Roshan. Naibsan na yan, these two kids. Ang kalakasan ko ngayon, God to be glory. So parang sinasabi ni Mami, parang it's hard to handle my problem. So may problema si Mami, no? Pero ngayon daw, parang ayan, no? Parang sinasabi niya ngayon dito, kasi parang I don't know, but now I don't have cause, I can get justice. Ah, mukhang malalim to problema niyo, mami, ah. Kasi, oh, I have everything, sabi niya. No? Meron na siyang lahat at age 73 years old. Yun nga lang, hindi na mahirapan daw siyang i-handle yung problema niya. No, sabi niya kasi, but I don't have, because I can get justice. So, hindi, I don't know yung pinapertain ni mami dito. Pero ang point niya dito, na wala yung mga problema na yon dahil sa dalawang bata. Na sino? No? Si Ruel at si Rachel. No? Naging kalakasan niya yung Rochelle sa araw-araw. No? Samahan nawa po kayo ng Panginoon, Mami Mary. Sana mapakinggan niyo po ito. Salamat, Mam Julia. Oy, si Mami Sarah din. Shout out mo na lang dito. May happy pill sila, sabi ni Mami Sarah din. May happy pill si... sila. Kasi I'm facing problem health, but soon it will be okay. Eh, mami, pagaling ka. Masakit pala si mami Sarah din. Ako, dalangin sa mga ano dyan, guys, ha. Panalangin po natin si mami Sarah din na may health problem pala siya. Basta pag pinapanood ko sila, nawawala yung stress ko. At their young age, napaka-responsibility nila. Smart, well-educated, and well-mannered. Matulungin ang family first muna. Ganyan din ako. Iniisip ko muna yung mga pamilya ko bago sarili ko. Galing, no? Alam nyo, guys, no? That's the greatest love. Di ba? Grabe, yung ibigay mo yung para sa'yo, di ba? Kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa pamilya mo. Yun ang matindi, guys. Sa tuwing ika'y katabi, ang cute at sweet nila, hanggang kaya ko support ako sa kanila. Sabi ni Dudong, patience the key. Yun. God bless us all. Ingat tayo palagi. Si user, hindi ko na mabasa. Sige, last two. Merlin Vargas, shoutout. God bless always, Sir Marzano. At si user, hindi ko na mabasa. Sir Marzano, salamat sa pagbalik mo sa community na Rochelle Kalinga. Salamat po sa Diyos sa pag-support sa akin, guys. Dito sa ating YouTube channel. Siguro, tuloy na natin to. At simulan natin to, guys. Taralis bagets, guys. Pasasya na po, ha. Talaga medyo ano yung pakiramdam ko, kaya medyo bagal ko magsalita. Ituloy natin to, guys. Ito po kay Crystalline Nolasco, kay Mother Tears Vlog, kay Hilda Camara, shoutout po. Kay Ate Rose at Layang, shoutout ng Roel. Good evening po ang lahat. Kaya ayun, kumain po kami. And then diretso hatid kilang sa bahay po. So ngayon po, pag-uwi ko po dito, yan, isipan ko pong mag-live mga kalingap, no? Kumustahan. Kasi wala pa tayong upload ngayon. Bukas pa po, no? Kaya, ayan, mga kalingap, ang ating
title diyan, no? Ano title? Nalalapit na. Nalalapit na. Hulaan niyo po mga kalingap, no. Ano kaya yung nalalapit na? Syempre, marami po. Maraming mga na upcoming events ang mangyayari po, no. Mga halo-halong mga ano? Halo-halo. Syempre. Mga celebration, no. Ano pa? Syempre, about sa vlogging namin nilangga sa akin, nalalapit na, no? Nalalapit na po ang ribbon cutting, di ba? Sa bahay ni Erica. Ah, yung pabahay ni Erica. Okay. Nalalapit na ding simulan yung pabahay natin kay Nanay Francia. Ayos to. Yung pabahay natin sa Pilar, okay din po yun. Dahil pabahay. And yun, good news mga kalingap, no? Kasi nga po mga kalingap. Itong Croreps, no? Kalingap Crowell, Rachel, pabahay supporters. Croreps. Doon po nila gustong... Nag-message po si ano, Trending Pia na... Kay Nanay, ano daw po, Nanay Lilia, no, yung unahin. Bibigay. Napabahayan po kasi matanda na po si Nanay, di ba po? Tapos yung bahay niya is talagang mukhang ano po, no? Ang liit po mga kalingap, yun po ang aming pinuntahan doon. Ay, ang liit siya, po no? Ng bahay po niya, no? Kasya lang po siya doon. Okay siya, guys, ha, no? Na di siya makakagalaw. Basta makakahiga lang siya mga kalingap, no? Talagang sobrang sikip mga kalingap. So ayun, si Nanay po ang ating priority muna sa ating pabahay, no? Sa ating pabahay. Kaya po mga kalingap, ang Croreps, no? Shoutout po sa Croreps, no? Salamat po sa inyong lahat. Sa lahat po ng bumubuo po ng grupong yan, no? Thank you so much. Mukhang ano din po yan mga kalingap. Mukhang co-os, no? Kay Kalingap Rab na co-os. Ewan ko anong meaning ng co-os mga kalingap. Napakahaba, di ba po? Sobrang haba po ng January. Ang dami na pong nangyari, di ba? Mukhang ang tagal na tapos ng isang buwan, no? Isang buwan po ng January. Kaya hoping, no? Hoping po na sa month po ng February, month na ito, eh, marami pong mga blessings pa, no? Or marami pa yung matutulungan pa natin. Na, ano. Kaya, syempre, ano na yan, no? Sunod-sunod na yung mga event na yan after po sa February. March, yan. Then, April, di ba? April. Ayan po mga kalingap, and kay Laika dong kailan sisimulan. Siguro po kay Laika, ano po, if ever na, kasi ang kasunod po kay Erica is si Nanay Lilia, Nanay Daisa Miliano, Ati Bec Vlogs, nag-iisa, ay grabe, nag-iisa ka pala. Ati Janet Buked, shoutout po, mega love shoutout. To Rochelle Forever United supporters with my co-admin admins and to all members and Rochelle Forever United supporters international. Ay, salamat po sa inyong suporta, no. Deserve yan lahat ni Rachel kung ano man ang achievements na yan, nagbunga na ang mga paghihirap at pagtiyaga. Congratulations Langga. Ayun. Opo, congrats kay Langga, no. Grabe. Siyempre, 'di ba? May tinanim, merong anihin. Ayan po, no? Ayan po ang kanyang mga hard works, no? Na ginagawa. Hard works? Tsatsaga, no? Kaya, syempre, ang sarap, no? Ang sarap sa feeling na marireceive mo yung mga ganyang achievements, no? Sa, syempre, sa sarili mo, no? Okay, congratulations kay Ruel, no? So, one of the fulfillment yun, guys, yung mga, may mga ganitong achievements si Ruel, ah. Sa pagsisikap mo, sa pagtsatsaga mo. Dami pong mga challenges na pagsubok na napagdaanan. Pero in the end of the day, talagang meron kang mano, meron kang ma-achieve. Ma-harvest, no, ng mga achievements. Oh, ma-achievement. Kaya ayun, no. Congrats kay Langga. Sana ma-convince mo yung pamilya ni Nanay Carmen kasi pamilya talaga ang unang dapat nakakaunawa, nakakasama sa ganyang sitwasyon. Dapat di nila hinayaan na mag-isa lang si kasi lalo yan magiging malala sa nararamdaman. Sabi po ni Mama Marisa Di Maano. Opo, kung ano man po mga kalingap, halimbawa, kung ayaw man nila na isali sa vlog, syempre, no, nirespeto natin yan. Oh. Off-cam, no, off-cam kausapin po namin at sabihin namin kung ano po ang aming magagawa po para sa kanilang magulang, no, sa kanilang mama. Kung if ever na willing din po sila, no, na makipagtulungan sa amin, no, siyempre, kung andyan na yan, mapapacheck up, may maintenance na kailangan na may kasama yan, no? May kasama yan sa bahay, o kaya,
Siyempre, no? Merong magpapainom ng gamot, ganyan. Ayos. So, alright. Bukas yata, no? Bukas po, babalikan po namin bukas. Dodong Rowell, pabati po sa birth, bati pa ko birthday ko. And then sa karpintero naman, minsan nag-iwan po ako ng 100, 200, no? Para allowance lang nila, no? Para sa kanila doon. If ever na may mga personal po silang bibilhin sa kanilang sarili. Meron po silang... Nag-iwan pa siya ng allowance din sa gumagawa. Okay yun, ha, guys. Okay yun. Ha. Pera doon, no? So, in terms sa foods, foods nila, no? Foods. Okay po, walang problema doon. Kasi nag-iwan po tayo ng pera, no? At siyempre, yung pamilya na po ni Erica yung nag-asikaso doon para sa pagkain nila, no? Kasabay na po nila sa pagkain yung mga karpintero doon. Kaya, wag po kayo mag-alala po at siyempre, inaalagaan po natin yan, no? Yeah. Ayan, salamat po sa concern niyo po kay Chela Cutis Channel, no? Sir Nick, shoutout po. Dong, pa-shoutout uli sa anak ko si Justin at yung GF niya, si Amalia. Andyan sila sa Coron, Palawan at si... Meras, Emras, din Ate Shirley. Uy, Ma'am May Delmo, thanks so much. Nakikita ko yung message mo. Sabi niya, Dong, ang ganda ng latest live ni Sir Marzano. May survey doon kung ano ang natunan sa pinanood ng Rochelle's. Grabe ang mga positive feedback ng bawat isa at nakakuha ng rate ng na 94% vote. Di ba? Salamat, Ma'am May. Ay, shoutout po kay Justin, ang anak po ni Sir Nick. Sa kanyang GF po na si Amalia. Ingat po kayo dyan sa Coron, Palawan. And salamat po kay Ate Shirley. Alright. Ate Shirley Pia, hello po. Anong oras po dyan ngayon, Sir Nick? Ay, Langga. So, shoutout po kay Langga, no? Uy! Na-miss kita, Langga. No? Oh. Anong oras na tayo? Grabe, no? Yan nag-alis si Rachel dito, guys, kung makikita nyo rito. Shoutout, Langga. Tapos nung pagka-shoutout niya, pinin pa ni Ruel, no? Tapos sinabi niya, na-miss kita. Ay, grabe ito, guys, ah. Talagang papasa na all ka dito, ah. Sana all. Sabihin natin ito, guys. Kaya wag po kayo mag-alala po. At no? Siyempre, inaalagaan po natin yan, no? Yeah. Ayan, salamat po sa concern niyo po kay Chela Cutis Channel, no? Alright. Sir Nick, shoutout po. Dong, pa-shoutout uli sa anak ko si Justin at yung GF niya si Amalia. Mm. Andyan sila sa Coron, Palawan at si... Dahil nagme-message, oh. Meras, Emras, din... Ate Shirley. Ay, shoutout po kay Justin, ang anak po ni Sir Nick. Sa kanyang GF po na si Amalia. Ingat po kayo dyan sa Coron, Palawan. And shoutout po kay Ate Shirley. Ate Shirley Pia, hello po. Anong oras po dyan ngayon, Sir Nick? Ay, Langga. Shoutout po kay Langga, no? Na-miss kita, Langga, no? Ilang oras na tayo hindi nakita. Talagang ramdam grabe ko yung... Grabe ito, ah. Sabihan naman tayo ni Langga, uuwi mo naman. Okay lang sa, alam mo, Roel, kahit sabihin kang okay, okay lang yan. Mahalaga, pinapakita mo kung gaano mo siya kamahal. Di ba, guys? Pero minsan, ganun lang yun eh. Kahit asawa, okay mo naman, pero lambing lang yun. Pero ano yung guys, kinikilig yun. No? Kinikilig, ano na sabi nga, kinikilig yung tumbong noon. Mga babae, ganun eh. Nari ayaw, pero totoo, guys, gustong-gusto nun, di ba? Agree ba kayo doon? Grabe ito. Tuloy na natin. Siya lang ga. Totoo. Grabe yung mga message dito. Lalapit. Dami, oh. Lalapit na. Dong ang birthday. Grabe. Ah, nalalapit na. Sobra. Kainong birthday po. Ay, Tita Malupili. Shoutout po. Magandang hapon. Sobra magandang po. Hapon. Magandang gabi po dyan. Congratulations, ganda. Shoutout. So proud of you lang ga. No, grabe. So proud of Dong, you. Ang ganda ng latest live ni Sir Marzano. May survey doon kung ano ang natutunan sa panood ng Rochelle. Grabe ang mga positive feedback ng bawat isa at nakakuha ng rate na 94% vote. Ay, grabe! Sige, replay ko po yan. Panoorin ko po yan. No? Grabe si Ma'am May, oh. Grabe, gustong panoorin pala ni Ruel. Salamat, Ma'am May, ah. Grabe ka. Pero natuwa naman si Ruel malalag doon. Oh. Salamat sa Diyos doon. Ah. So, dito po, ano pong natutunan niyo po? Yan, yan ang magandang tanong dyan. Ano pa-negative or positive po? No? Ano pong mga natutunan niyo po dito? At yan ito po, yung maganda kay Ruel, ha? Laging biglang topic niya, kung ano yung natutunan dito, sabi niya, either positive or negative. O, so, ibig sabihin, guys, no? Ano siya, guys, no? Umpisa pa lang, parang positive, negative, ha? Accept siya kung ano yung natutunan. No, ibig sabihin talagang ano siya guys, balance siya. Gusto niya maging balance. Sige, pakinggan nga natin kung ano yung tutunan ng mga viewers dito.
natin itatakal dito. Yeah, pwede. Hindi po, no? Mukhang segue lang po na topic. Sige, go. Pagyan natin ito, guys. Maganda rin ito. Ay, salamat po. Thank you po kay TCGP. Congratulations sa mga... Sobra. Langga, Rachel Modong. Ayan. Thank you po, no? Eh, congrats natin si Langga. Alright. Sa kanyang mga achievements. No? Ayan. Ay, shout po kay Ma'am May Bagain TV. Kumusta po kayo, Ma'am May? Kumusta Ma'am May po ang... Bagain TV? Ano po ang pasukan, no? Sobra kumusta yun. Mga students? Pag si Dodong ang mag-live, sarap pakinggan. Eh, bakit po? Malumanay magsalita. Wala lang. Bakit po? Bakit po? As a zero word kasi guys, no? Malumanay magsalita. Tapos ano siya, dire-diretso pero may laman, no? Meron kasi ano eh, meron kasi dire-diretso magsalita pero wala laman, no? Sabi nga ang tawag nila ampaw. Zero word kasi pag nagsalita siya, maayos, merong direction, merong malalim, mataas, so makaka-relate ka, no? May isa mababa. So that's why ako, for me personally guys, no, masarap siyang pakinggan, no? Kahit natutulog na nakapikit yung mata mo, so pag napapakinggan mo siya talagang yung from your ear and then papasok sa puso mo yung sinasabi niya, so parang ganun, no? Tuloy natin to guys. Ay, salamat po kay Ate Marilyn Dagyo. Ayan, shoutout sa Team Rochelle. Shoutout new Team Rochelle Isabella, Cagayan Valley, siyempre chapter to. Admin Lynn Marisa, Heidi Simon, Heidi Pinol, Marian. Ay, tama, alo. Ay, grabe si Langga. Di ba, Langga? Tama. Dito para si Langga. Kala ko nagsusulat kaya Langga ng mga ano mo. Mamaya, mag-ano tayo. Ano? Ano ang gagawin nyo? Ano yung sinabi nyo? Mamaya, mag-ano tayo? Ano yun? Huwag kayo, ano guys, so syempre, ano yun, yung magte-text, no? Alam naman natin, video call, yun, video call. Exactly, sabi ni Just Love. Unity is the key to have a peace of mind and of yes. course love. Ang sarap sa puso nang walang iniisip na issue or bigat sa pakiramdam. Totoo yun. Different name but one mission and one goal. Ayan. Thank you so much po, no? Sa napakaganda pong explanation niyo po. Just Love, no? Just Love. Tama po kayo, no? Unity talaga. Pagkakaisa, no? Alright. Kaya nga po ngayon, no? Pinapanood natin, binabrowse natin sa YouTube, sa Facebook, yung politics, di ba? About sa politics. Yun. Naka-question na po doon yung unity, no? Kasi nagkakaganyan na po. Kaagulo na yung ano? So, napaka-importante talaga yun ng... Kaagulo na kasi yung current at yung ex-president natin, no? So, ako ay mahuping na magkaayos din talaga sila. Although, hindi na kasi naiiwasan, guys, eh. Talagang kahit saan, meron talagang dumarating sa point na meron hindi pagkakanawaan, no? Dumarating, umahantong doon. So, ang hindi lang maganda pag merong hindi naayos na isang bagay. So, yun yung nagiging problema natin. So, normal yan yung hindi may pagkakaunawaan. Pero in the end, dapat talaga maayos yan, no? As much possible. Lalo na sa pag-usaping political. So, mahirap. Kasi damay-damay yan eh. Pag ang political magulo, magulo din ang economy ng bansa. So, I'm hoping na maayos agad yan. Magiging unified tayo, no? Magiging united tayo sa lahat ng bagay, no? Kasi mauwi lamang po sa walang kabuluhang saysay. Yes, walang so... di maganda yung maidudulot po, no? True. Kung ganyan, nagpapataasan ng pride. Siyempre, no? Siyempre, ayaw magpasabi ng iba, no? Ayaw, hindi tinitake yung mga, tawag doon, yung mga suggestions, di ba? Kasi yes. nga may sarili silang, ano, so, tama si Rualdo, no? So, hindi tinitake yung ibang suggestion. So, yun yung problema ng ibang tao minsan. Lalo pag mataas ang ere, guys. Sa lahat, guys, no? Tandaan nyo, guys, sa mga, ano dyan, yung mga gagraduate pa lang, ano? Sa trabaho, yes, yung pag-aralan nyo, magagamit nyo. Pero hindi lahat. Ang ano dyan, guys, yung marunong ka makisama at marunong ka mag-take ng ibang suggestion. Hindi mo pwede sabihin kasi ako magaling, no? No, dapat marunong ka mag-take ng suggestion ng ibang tao. So, huwag ka masyadong mataas, hindi ka matututo. So, pag ganun ka, hindi ka matututo, guys. No? Kahit sa kadali, hindi ka matututo. Pero pag ikaw yung taong open ka sa lahat, open ka sa either positive or negative criticism or positive or negative suggestions, matututo ka sa buhay. Believe me, guys. At magiging ano ka, magiging successful ka, di ba? Kaya ganun, ganyan ang mangyayari, mga Kalingap, na magiging chaos.
Nagiging ano na siya, magulo, no? Ate yes, Maris Talayimpron, maraming maraming salamat po, no? Kaya ngayon mga kalingap, no? For the pangaral ang langga ko, nakikinig po ako. Ay, grabe sa langga. Ano? Grabe. Naiyan ako. For the, sabi niya, pangaral ang langga ko, nakikinig po ako. Napakasweet naman na ito. Okay ito ah. Hindi, ganito lang talaga ako langga, no? If ever na seryoso talaga, napakalalim na nung ano, ng mga topic. Gusto ko magiging... sobra to ah. Kalmado, no? Magiging... Yung mag-iisip talaga, no? Kung anong dapat sabihin, anong right term dito na sasabihin. Kaya, ayun, no? Gusto ko rin ng mga ganitong, ano, mga kalingap, ganitong mga usapin. Discussion, so... Between sa atin, no? Between sa mga viewers at sa akin. Yes. Tama yan kasi meron kang interaction. So, napaka-importante din. Ang mga viewers kasi, guys, especially sa mga Roger fans, no? Matatalino sila, actually, no? Napansin ko dito maraming mga senior citizen na talagang pag nakikita mo yung mga comment, magugulat ka. Talagang napakalalim, ang galing. No? The way they construct their words or comments na talagang makita mo, napaka ano guys, tawag na witty ba? Witty, very clever, and sometimes talagang ano, there's a sense. Ano? Kaya minsan, alam niyo guys, masasabi ko pa talaga mas pagagaling pa yung mga viewers minsan. Magagaling talaga sila. Pero iba talagang hindi mo maiwasan, meron dyan mema. Ano? Utak bulinaw. Na-comment lang pero sablay naman, no? Minsan English pa eh, pero sablay naman ng ano, ang comment. Tandaan nyo guys, kaya hindi ka marunong mag-English, hindi ka maayos ang ano mo, ang grammar mo, okay lang yun. Alam mo bakit? Ang mahalaga doon yung intention at yung nilalaman ng gusto mong sabihin, no? Maganda nga yung grammar mo, magaling ka mag-English, pero no, pangit naman, walang laman, ampaw, so useless, no? Pero syempre mas okay kung galing ka mag-English, maayos yung grammar mo, okay yun. Pero syempre, depende pa rin kung ano yung nilalaman ng sinasabi mo. Like si TP, hindi ko alam kung babae siya, lalaki, ano, or senior na siya. Okay siya, no? Although minsan parang comment niya parang negative, pero para sa akin positive yun. Kasi ano tayo eh, kapag nagkakaroon tayo ng ano, pag nag-comment siya, si TP siya, kay TP, pag nagko-comment siya, matututo ka din, ano, then mapapaisip ka, no? So, ako always, pag nagko-comment yun, English yun, guys, magaling siya. Kaya minsan na pagkakamalang kong professor yun, si TP. Galing niya, guys, no? No? So, minsan, kung di mo lang siya uunawain, so, mapagkakamalian mo siya negative, pero sa akin, for me, is okay. She's okay, or her, him, no? So, anyway, tuloy natin to, guys. No, bali, interaction natin ng mga ganito. Interaction. Kasi, ang sarap dito mga kalingap, no? Yung meron kang matutunan. Yes. Sa, yes. Meron kayong matutunan galing sa akin. Mm-hmm. At syempre, mas marami po akong matutunan galing po sa inyo. No, diba? No? Kasi, narinig niyo yung guys, may napansin kayo doon? Sabi niya, no? Napansin niyo yung guys, sabi niya, may matutunan kayo saan, pero mas marami akong matutunan sa inyo. Ibig sabihin guys, talaga napaka-humble ng batang to. Hindi mo siya makikitaan ng kayabangan. Agree ba kayo sa sinabi ko? No, guys, talaga ano siya guys, napaka-humble. Kaya, hindi na nagtataka talagang marami nagmamahal sa batang to. Ruel of Malalag. At syempre kay Rachel Morales. No, Rachel Morales, matubang. What the fuck? Okay guys, tuloy na natin to. 1 versus 6,700, no? It means, marami din po kayong pwedeng isuggest sa akin, yes, na kailangan ko din na, yan o, no? Kailangan ko din po na, yun nga po, itatanggapin or, syempre, accept, no? I-accept yung mga ganyang suggestions, mga kalingap. Kaya, yes. Ayan, no? Salamat din po mga kalingap sa inyong mga comment dyan. Sa inyong mga compliments sa amin ni Langga. Siyempre, may sense ang mga salita mo kasi nga, grabe. Lahat naman tayo mga kalingap na intelligent. Intelligent yun po ang paniniwala person. Ko po. Lahat po ng mga tao talaga. Ang person, intelligent. Pero, nakadepende, no? Nakadepende yan kasi nga, merong intelligent kung magsasalita, meron din pong intelligent sa mga solving, di ba? Yes. Merong intelligent sa, kung ano-ano pang mga, ano, mga specialization, no? Kanya-kanya pong mga ano. Kaya lahat po, no? Lahat po, syempre, may mga isip yan. Pero sa tingin ko, no? Kung paano lamang nila i-handle, no? And then paano din nila gamitin yung kanilang mga natutunan.
Ikaw na lang tatanggapin ko, HR. Kahit na mabasa niyo pa to, guys. Pakita ko lang sa inyo, baka ano kayo, magulat kayo, guys. Pakita ko lang to, guys. So, makita natin dito, guys, sa kalugsulat. Ikaw na lang tanggapin ko, ha? Tapos sabi niya, ha, char. Di ba? Grabe to. Ito, sweet, ah. Grabe talaga si Rachel. In love na in love. Ay, bakit may char lang? Char. Siyempre, ano yun? Pag may char sa dulo, ano yung lambing? Char! Sanari, joke. Pero totoo yun, ha? So, Rachel, pa-char-char ka pa. Aminin mo na. Ano talaga yun, no? Lambing. Diba, guys? Diba? Sobra to. Yan. Yes, Nak. Sakit na sa tenga. Sakit pa sa puso. Kapag negative ang narinig, yes. Nak, yeah, ganyan negative. Na maganda. May unity and respect lang talaga. Diba? Ganyan po. No. Teacher ka talaga dong. Full of wisdom. Ay, grabe. Thank you po kay Ma'am May Bagain TV. Teacher din po ito si Ma'am May Bagain. Thank you po, Ma'am. Ay, salamat po, no? Grabe. Ano lang po tayo, diba po, Ma'am? Mga lessons natin dito habang nag-aaral tayo, diba? So, sa ngayon, talagang na-apply natin, no? In the reality, no? Ano po yung mga lessons natin noon na mga akala natin wala lang sa atin, di ba? Akala nyo po, hindi nyo magagamit in the near future. Yes. Yun po ang kailangan nyo pong i-treasure, no? Yun po ang kailangan nyo pong pagyamanin, no? Kasi in the end of the day, in the near future, talagang magagamit nyo po yan, no? Alright. Kaya, siguro ito, no? Yung pagiging ano din natin. Ganito, no? Yung... the way mag-explain tayo, mga kalingap. The way mag-explain. Kasi gusto ko na talagang ano, hindi lang for the explain ang person. Gusto ko na may matutunan kayo, no? Meron po kayong aral na makukuha. Ganyan po, no? Ay, thank you po kay Jersey Reyes, always watching Dong, Ruel, and Langga Rachel. Maraming yes. Salamat po kay Jersey Reyes. You can be intelligent but not have wisdom. The difference is sense. Grabe to sinabi ni Rachel dito, guys. Nakikita niyo ba to? Ayun, no? Sa dulo. Sabi ni Rachel dito, grabe to. Natutunan ko. No? Tinatanong kasi ni Ruel kung ano yung natutunan ng mga viewers dito sa live niya, eh. At ang matindi dito si Rachel, natutunan ko mahalin ka. Grabe to. What the fuck? What the fuck? Grabe to, guys. Ika-captured ko lang to, guys. Ah, teka. Grabe, guys. Hindi ko inakaya ano dito, guys. Ah, yung sweetness ng maglangga dito. Guys, ano lang yan, guys, ah. Chat pa lang yan. Hindi pa magkasama yan. No, chat pa lang, guys. Pero talagang, ano, sabi nga nila, no, sumisipa, Sir Mars. Bakit? Hey, message pa lang, Sir Mars. Talagang maramdam mo yung lakas ng ano, eh. Ng lambingan, eh, no? Lupit ang live nito ni Ruel, no? Hindi scripted yan, guys, ah. Tignan natin, guys. Makimarites tayo. Bilis. Mapanoorin natin ito. Tuloy natin. So, values. Oy, tama po kayo. Sobra to. Thank you po. Tama po kayo, no? You can be intelligent in different ways. Intelligence in different ways. Yung tao talaga na may wisdom, no? Yung may, ano talaga, may paninindigan. The way na magsalita, the way na magplano. Yun po ang ibihira lang, no? Yun lang ang bibihira na makikita sa ibang tao din. Kaya, ayun, no? Doon nagmamatter sa values, no? Sa personalities na meron ka, no? Ano tong comment nilang? Babasahin ko muna, mga kalinga. Natutunan ko ga mahalin ka. Ay, grabe. Grabe ito si Rol, maka-ayi talagang kinilig eh. Lalaking tao, kinikilig eh. No? Parang ako lang yan eh. Grabe ito. Tuloy na natin ito, guys. Silang gano. Rol, kinikilig ka. Siyempre lang gano. Tama naman po yung ano mo. Yung plano mo. No? Ay, plano. Yung sagot. Decision mo no, na ay, huwag kang ma-fall ka agad. No? Huwag kang ma-fall ka agad sa isang salita lang. Oh, tama. Dapat mag-work, no? Dapat kailangan na paghihirapan, no? Sa akin nga, pinaghirapan ko. Tama yan. Pag pinaghirapan mo, kasi pag isang bagay nakuha mo mabilis, madali mong pakawalan, eh. Pero pag isang bagay pinaghirapan mo, no?
talagang ano may guys, you will treasure it, no, for the rest of your life. Kasi maikukwento mo pa yun sa lahat ng tao, you're proud, no. Ah, ganito, bago ko makuha yan, talagang pinaghirapan, dugot at pawis ko yan. No? So, hindi ka basta-basta, ano guys, eh, bibigay, may mangyari man, hindi mo, ipaglalaban mo yung bagay na yun, kasi pinaghirapan mo eh. Nag-invest ka na doon ng buhay at lakas eh. No? Lalo na pag-usaping pagmamahal, eh, talagang, sabi nga ni, ano, sino ba yun, nakalimutan ko yung national, ano natin, hero, no? No? Harangan man ng sibat. No, kahit ano hiharang mo, talagang susuungin niya. Ganun katindi guys ang pag-ibig, no? Pag-ibig na hindi nakuha ng isang gabi lang, ah. Hindi yung one night stand, guys, ah. Yung pag-ibig na talagang nag-effort ka. 'Yun ang masarap na pagmamahal, guys. Kasi mahal mo, tama ba ako doon? Hey guys, ay yung mga hindi magla-like dyan, bahala kayo, papangit kayo. Paki-ikaw, ano nyo na rin guys, paki-share na rin. At tuloy na natin to guys. Alam mo yun. Alam mo yun. Kaya, from time to time, mas natutunan mo kung paano akong mahalin. Di ba? Sabi yun. Di ba lang ga, ganyan. Kasi, ano po, no? Ang paniniwala ko kasi mga kalingap, no, noon, iniisip ko na walang bagay na makukuha sa mabilisan, no, mabilisang, yes, way, so, or instant way. Kaya meron makukuha, ano, in the real talk guys, marami kang makukuha sa mabilisan. Pero ang tanong diyan, magtatagal ba? So that's the question. May mga bagay na makukuha na mabilisan. Yun nga, 'di ba? Kahit saan guys, marami. No. Pero hindi nagtatagal, yun yung magiging difference. Pero yung isang bagay na matagal mong kinuha, ay nako po. Kahit ano yung guys, minsan makikipagpatayan ka pa. Kasi pinaghirapan mo yun eh, di ba? Tama ba ako dun? O tama ako? Pero guys, please comment down below, baka mali naman ako. Pero syempre guys, this is only my opinion, no. I respect naman kung ano yung i-opinyo. Pero syempre guys, kung mag-agree kayo, ay talagang papasalamat po ako. No? Ngayon, talagang napaka-interesting na itong sinasabi ni Rudy. Tuloy natin guys. Iniisip ko talaga na kailangan pagsikapan ko, no? Kailangan na pagtatrabahuan ko ito. Oo, yan. Bago ko mapasakin, no? Bago mapasakin yung bagay na yun. Or silangga, no? Oo, kita mo? Bago mapasakin, o isang bagay na bilang sinabi niya silangga. Lupit ah! talagang love na love si Rachel, ano? Kaya ayun, yun ang ano, yung pinagawakan ko na salita sa akin. Para sa akin, no, no? Kailangan ko pagtrabahuan. Yes. Kahit man in the end maging worth siya or worthless, no? I mean, magiging worth it, no? Or anumang plano, no? Anumang mangyayari. Galing, ha? In the near future. At least sinubukan ko, no? At least sinubukan ko na... Yun ang maganda dun, guys, eh. Sinubukan mo, no? Mahirap yung, ano, gusto mong kunin, pero hindi mo sinubukan. Then later on, mag-regrets ka. Yun ang pinakamahirap, yung mag-regrets ka. Ay, sana pala, niligawan ko. Yung pala, gusto ka rin pala. Hinihintay ka lang. Kaso, nagda-doubt ka, no? Hindi mo sinubukan. Oh, nung malaman mo, ikakasal. Mahal kita, eh. Kaya lang... Ang tagal ko naghintay sa iyo. 'Di ba lungkot ng ganung portion, guys? paano duduwag-duwag ka? So gayam si Robert, talagang ipinaglaban niya, talagang ano niya. Umpisa pa lang, guys, panoorin niyo ulit yung vlog niya nung kay ano, kay Kalinga Prop. Tang makikita mo talagang decidido siya. No, kaya ako hindi ko tatakan na ano to, guys, eh. Maging sila eh. Ay, guys, pasensya na po. Na ano, maaring maging sila. Hindi pa sila, guys, no. Okay, ano? Pero syempre kung gusto niyo sila na, okay lang naman yun guys, karapatan nyo naman yun, no? Huwag nyo lang ipilit sa iba yan, ha? Pero guys, I'm hoping at hintayin natin yung tamang panahon at malalaman din natin yan, di ba? No? Na magiging sila, no? Huwag lang tayo magmamadali, di ba? Ganito, no? Pumasok ako dito and then nakilala ko silang ano,
So hindi naman ako nagkamali at hindi po ako nagsisisi sa aking desisyon, no? Yun. Na pinagpatuloy ko, no? Pinagpatuloy ko. Although silang ganoon, talagang wala naman talaga yung ano sa akin noon, 'di ba? Sabi man niya sa akin. Kasi nga ganito ganyan. I think kasi priority ni Rachel nun, family talaga eh. And then sabi nga, naalala ko din noon, parang sinabi niya na ano, na eh guys, i-correct niyo ako, no, parang ano siya eh, pinsan siya ni Kalinga Prob eh. Parang magugustuhan ba ako niyan eh, mahirap lang kami. Tapos ano pa siya, ni pinsan siya ni Kalinga Prob. 'Di ba guys, kahit naman sino babae maggagano na maiisip. So siguro at first, no, at first I think parang sige, ganyan lang din niya sineseryoso. And then kasi 'di ba, akala ba naman yung magugustuhan siya. Eh ako, kung magustuhan pa siya ni Rowan, hindi ako na magtatak. Eh, maganda si Rachel eh, at matalino. Kahit sabi natin mahirap, di ba guys? Yung mga klaseng ganyang babae, may pagmamalaki mo yung guys, di ba? Pero may mga babae, talagang nakapag-aral na lahat-lahat. O ano, maganda na buhay, di mo may pagmalaki. Pangit ugali eh. Di ba? Tama ako doon o tama ako? Tuloy natin ito guys. Wala, parang walang choice yun ah. And siguro makulit ako, no? Yeah. Oh. Basta makulit, okay yan. Ano yan? Welcome to the club, Ruel. Paras lang tayo. Makulit pero palaban. Basta mapasagot lang, no? Mapasagot lang yung iniirog. Ganun. Ano ko, saludo ako sa iyo, Ruel. Kaya siguro ganyan, no? Kaya sa akin, talagang ano lang. Ano? Go for gold. Go for gold. Gold for, ano? Go for gold. Go for Rachel Morales. Matubang. What the fuck? What the fuck? Parang ano yan guys, si Rachel, parang ano yan, ginto, ano? Parang ginto o diamond, no? Namamahalin, na talagang, alam niyo guys, yung diamond, bago magawa yan, no? It took million years. No, tapos nasa pinakailalim yung bahagi ng lupa. Ano? From charcoal yan, then iinitin niya ng araw ng lupa. Tsaka siya magpo-form as into crystal. No, so medyo scientific lang, pero it took million years bago siya mabuo. Kaya napakamahal yung batong yan. No, parang ganun din yung taong minamahal natin, ano. Hindi mo siya agad may paghihirapan mo, uhukayin mo talaga. No, minsan nasa papinakailalim yan, no, ng lupa. So pag ganun yung pagmamahal, mahirap siya makuha. Pero pag nakuha mo, talagang sabi ko nga, ipaglalaban mo lang pat kaya niyan. Mahal mo eh, di ba? Tuloy natin to. Yung ngiti ni Roel dito, ah, talagang ano, ngiti ng tagumpay ah. Roel, grabe ka. Ano lang po, no? Consistency. No? Consistency is the key. Oo, oh, lupit ah. Consistency. Pangiti-ngiti ka lang daw, pero eh grabe, huwag po yung vulgar. Sabi ni Rachel, oh, nakita ko, makulit ka talaga ga. Ah, sweet ah. Grabe ko yung dalawa. Parang hindi 24 nagsasalita, may sense at may laman. Eh grabe si Ma'am Mercy sa langit. May laman, may sense. No? Talagang ano ba tayo? Yung mag-iisip pa kung ano pong mga sobra mga ko, term na ating sasabihin kasi nga hindi tayo fluent sa Tagalog. Tagalog, oo. So kailangan pa natin sobra ng ko mga deep vocabulary. Vocabulary. Deep na mga terms sa Tagalog. Kaya sa akin yung mga explanation ko mga Kalingap, no, medyo ano pa lang. Yung mga mababaw pa lang. Oh. Ng mga ganito, as long as maintindihan nyo po. Grabe si Rachel, no? Noong ako ang kumulit, maraming nagalit. Ay! Noong ako ang kumulit, maraming nagalit. Alam mo, Rachel, no? Sana papainggan mo ito. Huwag painggan yung mga utak bulinaw. Yung iba kasi guys, talagang utak bulinaw. Eh, no? Biri mo yun, no? Noong ako ang kumulit, maraming nagalit. Ano yun? Ano yun? Nung ako ang kumulit, marami nagalit ang mga pangit. Umbasahin nyo ito guys. Oh. Mga utak buli na yung Rachel. Ayaan mo sila. At least ikaw, kahit makulit ka, maganda pa rin.
sila talagang kahit anong gawin mo, ano, lamutake mo, magbumuka, kahit talagang makulit, tahimik, lahat guys, talagang pangit pa rin eh. Eh ikaw, kahit anong gawin mo, maganda ka pa rin. Ayaan mo lang yan, di ba? Nung ako ang kumulit, maraming nagalit. Ay, grabe! Hayaan nyo po yun. Hayaan nyo po yun. Langga, hayaan mo sila, di ba? Ayan na, support. Hayaan mo sila, no? Hayaan mo sila. Huwag kang didepende sa kanila. Yun ang importante doon. Huwag kang didepende. Actually, kahit sa atin, guys, huwag kang didepende sa ibang tao. No? Meron talaga, guys, minsan ko-question namin yung kakayahan mo. Pero huwag mo silang pakinggan, no? Pag, ano, gusto mo makuha isang bagay, push, no? Pero siyempre, tignan mo pa rin kung tama, no? Makinig ka sa kanila, pero hindi lahat, eh, pag napakinggan mo, i-absorb mo, no? No? I-just, ano, pag may napakinggan ka, ano, i-digest mo muna bago mo bago mo lunukin, no. Nguyain mo muna, lasahan mo. Kapag sa tingin mo ay lasang ano, lasang utak ng bulinaw. Siyempre mo mong kakainin, no. Luwa mo. Pero pag may narinig ka, inguyain mo at napakinggan mo, talaga tama naman, ikabubuti mo, edi nguyain mo, lunukin mo, no. Kasi ikabubuti mo 'yun. So sometimes, no, we need to be a selective person, no? Hindi lahat ng pinapayo sa'yo, either positive or negative yan, ipapakinggan mo. Minsan, tignan mo kung ano yung magiging epekto. No, kasi mayroon kasi guys, may mga magbibigay ng advice, may sinasabi, akala mo maganda siya. Pero in a long run, in a long term, magugulat ka na lang, ano pala, ipapahamak ka. No, hindi ka dadalhin sa tama. Pero meron naman ang pangit pakinggan. Pero magugulat ka in the long run, no? In the future magagamit mo pala. Ay sana pala pinakinggan ko, tama pala siya. May mga ganun, guys. No, minsan kasi hindi porket ito, totoo guys rito, hindi porket positibo ang sinasabi, tama. Tignan mo yung intention palagi. Intention is the important thing. 'Di ba? Minsan for example lang, merong tatawag sa iyo. Uy, yung ano mo na, ano, yung magulang mo na aksidente. Baka, ano, tulungan mo. Ano, nandito kami sa hospital, tulungan natin. Ganda, ganyan. Kailangan mo magbigay ng pera. Di ba, yun, positibo yun, guys, eh. Hindi masama yun, eh. Kasi magulang mo, na-aksidente nga. Kung totoo yun, yung pala, loko-loko. Na nakawang ka lang ng pera, di nabudol ka. di ba, minsan may mga negative naman na makakatulong sa iyo. Meron positibo pero tignan mo kung ano, kung dapat pang lunukin o hindi. So ganun yung ano, guys. Ganun yung mga ganung usapan. So magiging masaya lang tayo doon. Kaya sabi ko nga, always be selective. So guys, sa inuulit ko, this is only my opinion. So maaari po akong mali. So i-correct niyo lang po ako. Pero para sa akin yun lang yung masasabi ko, di ba? Tama ba ako? O tama ako? Pero guys, yun lang. Tuloy natin ito. Ayan. Ayan mo sila, di ba? Kasi yan sila, magsasawa din yun sila, no? Sasawa din sila. Mamay, thank you so much, ha? Grabe ka. Huwag mo isipin na galit sila, no? Isipin mo na lang, para hindi ka ma-stress. Ayun. Isipin mo na lang na love ka nila, di ba? Importante din, guys. Isipin mo para sa mga bashers, no? Na, ay, salamat, no? Kasi naglaan ka ng oras, yes, para mag-comment ka nito. True. So it means love mo ako. No? Yan yung maganda doon. Yan ang itatak mo sa isip mo lang ka. No? Para hindi masira yung mood mo, yung araw mo, di ba? Pero more kulitan, no? More kulitan pa sa atin lang ga. Para mas huwag niyo iaalis yung kulitan. Pabayaan mo yung mga ano, yung mga utak bulinaw. Talaga hindi magiging masaya ang buhay niyo kung palagi na lang di ba, minsan, no, huwag ka makulit, no? Akala mo maganda yung payo, pero pangit yung guys, lalo YouTuber ka. Huwag kang ganyan, gumilos. Huwag ka masyadong, ganto ganyan. Yun, minsan may isip mo, nga naman, tama naman, huwag ka makulit, ganto ganyan. Pero magulat ka na lang, nag-iiba na yung ugali mo. Ilbis na yung vlog mo masaya, makulit. Hindi na, masyadong seryoso. Kaya tuloy, ang baba na ng nanonood sa'yo. Di ba? Kasi talaga insecure lang sila sa pagiging makulit. Kasi pag makulit ka, mas nafe-feel ka ng tao eh. No, yung kulitan ko, ano yung ano, huwag niyo gawin yan, ganito, kalokohan yan guys.
akala mo mabuti yung payo pero sinisira lang talaga nila yung ano mo, yung kasi nasimula mo na makulit ka. Tapos yung iba naman wala namang ano, 'di ba? Ingit lang talaga yung guys yung iba eh. Pipigilan ang alaga, huwag mo gawin yung ganito. So, 'di ba? So, pagpintingnan mo, pag sinunod mo 'yon, di ka maging makulit. Eh makulit ka naman talaga. Ang hirap nun, guys. Bisan ilbis na mag-enjoy ka, hindi mo magawa dahil iisipin mo kung lalo pag naatutok yung camera. So, di ba, hindi siya masaya. Ang masaya yung mga bulinaw. sabi nila sa, oh, tignan mo din siya kumukulit, oh, panalo tayo. Oh, alam mo, oh, di ba? So, kaya sabi ko nga sa inyo, hindi porket positibo o negatibo, eh, basta mo na lang i-absorb. No? Sometimes, you need to be selective person. Agree ba kayo doon, guys? Tama ako? Oh, tama ako. Anyway, guys, hindi ko naman sinasabing tama ako. Sabi ko nga, nasa inyo po yun, ang pagdidesisyon kung mag-agree kayo sa sinasabi ko. Mas marami pa ang maingit, ay hindi man, magagalit, di man. Marami para, nagagalit. Ano, mas marami pa beauty ni Rachel. Pero totoo naman, mas marami natutuwa ano, kaysa sa mga ingit-pikit. Grabe. Maraming nagalit lang ga sa mga taong bitter, pero kami pag makita ka namin masaya, sobra happy namin. Oo. At ang ganda, kaya pag ang babae ay makulit ay yun. To yan, guys. Yun ang ano sa akin, mga kalingap, no. Maganda ang babae pag makulit. Naniniwala ako diyan, guys, kesa yung ano, kasi lalo pag vlogger ka. Hindi pa pwede noon. Depende na lang kung yung content mo ay ano, yung makeup lang. Okay lang kahit ka makulit. Kaya totoo lang, guys, gusto talaga ng mga viewers makulit eh. Siyempre, alam mo yun, pagod ka na sa trabaho, 8 hours, 8 to 16 hours yung trabaho minsan ng mga nasa Pilipinas or even OFW. Di, papanoorin ka parang ang lungkot mo. So, tatama rin yung viewers mo, di ba? Kailangan, ano ka, makulit ka. Kailangan ko ngayon, di ako makapagkulit, guys, eh. Kasi medyo masama paramdam ko. Pero makulit pa rin ako. Tuloy natin to, guys. Ang sarap po sa feeling. Ang sarap sa feeling. Na ganyan, no? Wow. Kasi ramdam mo yung pagmamahal pag ganyan, mga kalingap, di ba? Kasi kung ikaw po, no? Ikaw po yung nangunguna, ikaw na lang palagi yung nangunguna. So, hindi siya balance, no? Siyempre, no? Siyempre, kung siya din. Ayan. Panoorin mo daw ang live ni Sir Marzano, ayan. Grabe ka, Ma'am May. Doon mo makikita mga iba't ibang natutunan ng mga Rochelle fans, yung words of wisdom mo, kasi talaga, kasi ang ganda ng ini-educate ni Sir Marzano ang fans. Yun, tama po kayo. And agree din po ako, mga kalingap, no, sa term nila, no, sa term nila na wag nating gawing wag nating tawaging banat. Halimbawa, no, may nambabash, yan, gusto mong mag-rebat, no? Wag nating gamitin na babanat, no? Magre-rebat. May nag-comment dito, thanks Sir Marzano. Thanks kay sa iyo, Elena Polandaya. Thanks so much, ha? Tawagin, ano na lang, ma. I-educate, diba? I-educate natin, ma. Actually, guys, yan, nalala ko yan sa GCN ng RORD, no? Sa Ruel, Defender Entry Actor, no? Kasi may nagsabi doon, banat, no? Banat, parang banat na. Siguro hindi naman niya intention na mang-away, no? Ano lang, yung mga, misa may, ano eh, may mga Tagalog na akala mo, tama siya, pero hindi siya magandang ano. So, word na banat. Sabi ko, no, that's wrong. No, mas maganda, gamitin natin banat, no? Let's use the term to educate. Kasi ako, guys, naisip ko kasi, no, as a defender ni Ruel, yung wala kasi yung ano, guys, eh, ang culture kasi ng iba, ano, ito, guys, in general to, ang culture ng iba, awayin yung umaaway dun sa iniidolo nila. So yung mga ganun, nagpapapogi lang yun. Pero totoo, hindi yun ikakapogi mo, ikapapangit mo, di ba, bulbol? Di ba, that's why pag the more na inaaway may mga basher, the more na nakikreate ka na maraming kaaway. Kasi iniinis mo eh. No, at the same time, pumapangit yung image nung community at nung dinedepensa mo. Kasi parang mangyayari, inuutusan mo silang, ako, defender ako ni Ruel.
Okay, aawayin ko lahat ng aaway kay Ruel. Ano, papatulan ko, for example, guys. No, mangyari ng papangit image ni Ruel dun sa basher na yon. Oh, ganyan pala ugali ni Ruel, talaga masama, ano. Pinagmumura ako ng defender niya, ganun, ganun. So, do you think makakatulong yon? No, no. It will getting worse, no. No. More, no. It getting more worse. No. So, dahil dati siya lang kaaway mo, ngayon marami na. Kasi binabakbaka mo. No, that's why sabi ko dun sa GC, let's educate them. Kasi pag na-educate mo yung isang tao, hindi siya makaramdam ng galit eh. Mapapaisip siya, labire mo, binabanatan ko to si Royal of Malalag, pero yung mga defender niya, maayos kausap. Now, meron dyan yung talagang pinipilit nila na iba, plastic daw. Ako, may question yan eh, na isang reactor, na akala mo magaling. So guys, para sa lahat ng mga viewers ni Ruel, no, sa mga followers ni Ruel of Malalag, no, nagtataka sila, bakit daw hindi ko dinidepend. No, ito pa, ito ulit ko sinasabi guys. May mga bagay na hindi mo dapat talaga galawin or pakailan o huwag mo nang pansinin kasi it will getting worse. No? Eh ako kasi pag nag-iisip ako guys, lago iniisip yung legal. No? Hindi lang basta ano lang sa content creator, iisipin mo yung legal. Kasi pag bumanat ka sa isang basher at magaling din, may alam. Then binalikan ka. So and then later on, matatalo ka dahil ano yung laban niya, mamaya later on legal na eh. So minsan akala mo tama ka pero mali pala yung paraan mo. Kaya ako guys, totally guys, hindi ako rin, as much possible hindi ako papatol. No? Kasi ano eh, may nakikita akong magiging problema eh. So ang pinaka-important thing dito is to educate them. No? Na pakilala mo si Ruel, ganito ganyan. Eh pwede naman din kaibiganin mo. Baka later on guys, ano, maging kakampi mo pa yon at maging defender pa ni Ruel of Malalag. Kasi na-educate mo siya eh. Pero kung lagi mo babanat, oh, tara. Ano natin, kuyugin na natin ito. Banata natin ito. May mga ganyan. Okay, tama, nagbago ba? Ang tanongin natin, effective ba? No, it's not effective. It will not be, with ako, I'm absolutely believe, no? And agree na hindi siya talaga magiging effective. Lalo pag babanatan o aawal, mumurain, babalahurain mo. Okay, so honestly speaking, galit ako sa mga reactor na balahura. Kaya minsan hindi mo mapipigilan na hindi makipag tulik saan. No, hindi rin bumanat. Iba, ba't si Marzano sa salita ng bobo, tanga, oh. Kasi hindi man ako impokrito, guys. Pag talagang masamang tao, ano matawag mo doon, matalino, di ba bobo? O pag ang isang tao nagkalat ng fake news, no? Nagtai dyan sa social media ng fake news, ang tawag mo ito, mabait. Hindi, matatawag mo ito, tarantado. Diba guys, ang mura kasi yung PI. Pero yung mga yan, Tagalog na ano yan eh, nasalita, walang mali dyan guys eh. So iba, hindi lang, kaya sinasabi ni Rachel, diba, last is din sa video na nireact natin. Dapat lang, gumamit ng tamang termino. Term. No? Pero syempre kung mabait, tatawagin mong tanga o kaya bobo, mali yun. Di ba? So, ganun lang yun, guys. Kaya, minsan, may mga pagkakataon, makikita nyo, guys, hindi sa lab na pagkakataon kailangan atakihin. Lalo na yung, kunwari, basher, aliit ng views. Aliit lang. Ba't mo pa sisikapin? No, madali lang, guys, ang ano. At ito lang, guys, napakadali lang. Kaya nga lang, may mga bagay ka na dapat na i-consider. No? So, ang maganda dyan, no, ayaan mo siya, pakita mo na lang na gumagawa ka talaga na mabuti. Kasi kung papatula mo, ibabalik lang din sa'yo. O, kita mo si Roll of Malalag, o, ganyan pala ugali, o, di ba? So, lalo lang din siya masisiraan. So, as a defender, no, hindi sa lahat ng pagkakataon, defender ay mukhang tanga. Ako, defender ako, matapang ako, kahit ano, mo, alam lang na gamitin na defend, o, gago, tanga, baliw. Ganun lang guys, walang ano, wala siyang, yun yung sinasabi ni, ng iba na matalino daw nga sila, pero wala silang laman, walang sense. Ampaw. So ako as a defender, kailangan matalino ka. Ang utak mo hindi ano lang, hanggang ilang kilometro, dapat hanggang milya-milya. Para pag binalikan ka, alam mo paano mo siya ano, balikan din, atakihin. So ganun ang... Ganun lang atake guys sa ano, sa pagdidiskusyon. Iba walang alam guys. Nakahawak lang ng camera 'yan, nagagamit ng mga live stream apps, akala mo na magagaling.
Pag sina, pag niyabang mo, sabi sa'yo mayabang ka. Pero totoo silang sila talaga mayabang. Ako, nagpapasalamat kay Ruel, no? Nabigyan niya ng acknowledgement yung about ton, yung sa word educate. Ako po yung nagsuggest yun sa group na ako, hindi po niyabang yun, no? Sir, ba't nyo naman sinabi yun? Of course, sinasabi ko na para alam na intindihan nyo na ako yung nagsuggest. No, natuwa din ako dahil natuwa si ano. Then, sabi ko nga, yun, i-shinder ko yun sa group na don't use the word banat. Kasi mali yun. So, it should be to educate. Diba? So, yun lang yun, guys. No? Ano, ituloy natin ito, guys. Kasi, pag i-educate natin, siyempre, ipapaliwanag natin sa nambabash na yon, no? I-explain natin sa kanya kung anong tama, no? Kung anong opinion mo din. Kasi kung sasabayan mo, di ba, nambabash siya, tapos ibabash mo din. So, parehas na kayo. Wala pong pinagkaiba. Oo, suntukan na yan. Ganun lang yung guys. Kaya ang right term doon is educate, no? I-educate natin. Educate. Siyempre ikaw yung mas educated kaysa sa kanya. Kaya yes, kailangan mo siyang i-educate. No? Galing. Talino talaga si Ruel, guys. Eh. Nakita mo, simple yung guys, ha? No? Nakuha niya agad. She's very smart, guys. Smart guy, di ba? Kaya Rachel, papakinggan mo to. Napakaswerte mo. Huwag mo lang pakabalan si Ruel ang malalag. Di ba, guys? Lupet, ha? Kailangan mong mag-share din ng mga words of ganito, di ba? Para mas maintindihan niya. Kung hindi niya maintindihan, siya talaga yung uneducated, di ba? Sa kanya na yun ang problema, di ba? Sa kanya na yun. At least, you've done your part, di ba? Yes, ginawa exactly mo yung part mo. Exactly, galing ano? Napapahanga ako ni Ruel. Papahanga ako. Nag-express ka ng feelings mo, ng opinion mo. True. Okay na yun, di ba? Okay na yun. Kaya salamat po, no? Salamat po sa mga nagko-comment doon, no? Kay Kuya Marzano. Uy, thanks so much, Ruel. Nagko-comment doon sa amin tungkol nilang ga, no? Thank you so much, no? Dahil kahit ganito po, no? May mga natutunan po kayo. Para kang president ng Pinas. Eh, grabe man yan! Kung magsalita, kaka-proud. President ng Pilipinas, eh. Talaga, dong. Sabi ni Angie. Pero pwede rin, no? Pag tatakbo ng presidente, ano ko to? Boboto ko to si Ruel, di ba? paano guys, magkakaroon tayo ng first poging presidente ng Pilipinas sa pagkataon ni Ruel o Malalag, ma? Eh, ganito naman itong mga basher, okay, tamo. Oh, si Ruel, tinawag na pogi, pakialam mo. Ingit na ingit ang mga basher ni Ruel, ano? Gilo Austria. Di naman po, no? Di naman po. Ang ito lang po mga kalingap, kasi po mga kalingap, ano talaga, no, yung the way ka magsalita is, yes, yung galing dito, yung mga sinasabi mo. Sa puso, yun ang may kaya siguro na feel nyo din po mga kalingap, no, nararamdaman nyo din po yung mga sinasabi natin, tagus po sa puso. Sa puso. No, kasi, tama yung sinasabi ni Robert, dapat maramdaman na tagus sa puso, ano, tagus sa puso. Talaga, grabe yun ah. Parang ano yun ah. Pinana ni Cupido. Sabi nga, pinana doon ni Cupido. Pero hindi totoo yun guys ah. Hindi totoo yung si Cupido ah. Mas totoo pa din si ano, si Mike Enriquez eh. Nagulat. 24 oras Ruel o Malalag para sa presidente. Miss ko lang din si ano, si idol ko yan, si Mike Enriquez. Nakakamiss din, no? Yung magaling na reporter ng GMA, si Mike Enriquez. No? Galing. Tuloy natin to, guys. Iba kasi yun pag ano lang, mga kalingap. Yung nagkukunwari lang na magaling. Hindi naman tayo ganun, mga kalingap. No? Kasi accepted ko man din, no? Hindi man sa nagmamagaling. Accepted ko din po, mga kalingap. Na talagang may mga ano din tayo, may mga weaknesses, no? May mga flaws. Yes. And the way na mag-ano din ako magsalita, talagang hindi pa perfect. Hindi perfect, di ba? Merong slang, merong ganito, and yes. Hindi, I mean, yung mga words na magagamit ko is napakababaw lang. Exactly. Di ba? Talagang ano lang, yung mga, ano lang, di ba? Yung mga,
tawag dito, hindi siya malalim ng mga words, no? Yes. Kaya siguro mas naiintindihan niyo po kung mga ganun. Hindi naman talaga obliged or mandatory na daw kung magsasalita ka, mag-explain ka, is gagamitin mo yung mga jargon words, di ba? Hmm. Yung mga malalalim na salita para lang sabihin. No need naman yun, no? No need yun, no? Not unless kung talagang ano ka, nasa hukuman ka, makausap mo mga judge, yun talagang mga nakapag-aral. Pero pag minsan, pag sa mga YouTube ganito, guys, medyo bababawa mo. Siyempre, hindi naman lahat nakapag-aral, eh. Guys, excuse me, sa lahat ng hindi nakapag-aral, magulang ko po hindi po nakapag-aral, no? Ang point ko lang kasi, hindi naman yan talaga sukatan, kailangan malalim yung words niyo. Maganda nga simple pa, eh, para maunawaan ng lahat. Diba? So, yun lang yung guys, no? Hindi na magaling ka. Para sa akin, sapat na po ito, no? Habol ni Ruel, ano? Pag-explain tayo, papaliwanag tayo. Sobra. Ng, yung mga ano lang, yung mga salita, no, na mas madaling maintindihan. Oy, guys, ha, yung comment ni Rachel dito, nung kumulit daw, marami nagalit. Taas ang kamay dyan nagalit. Papaluin ko kay Sapwet. What the fuck? Ay, huwag nyo yung naaway si Rachel, ha. Tandaan nyo, guys, ha, huwag nyo away si Rachel. At syempre, family ng Morales, ha, huwag nyo away niya, no. Naka-support tayo dyan sa Rochelle, sa Morales family at syempre sa Matuwang family. So, always support them, guys. Ano? Kasi yung mga viewers natin dito is, ano po, various, no? Various. No, iba-iba. Sa iba't ibang lugar nang galing. Lugar, no? Hindi lahat nakakaunawa ng mga ganitong words, no? True. Right? Ng mga ganitong term. Kaya, syempre, true, ganito kung ano po tayo mag-explain. Yun po, no? Yun po nagre-reflect din sa atin. Mababaw lang po tayong tao, no? Mababaw, di ba? Ibig sabihin, pag sinabi yung mababaw, ano ka, approachable ka, no? Hindi ka masyadong mataas, sakto lang, madali kang i-approach, which is ganun si Ruel, di ba? Ay, thank you so much po kay Ma'am Libich to Phil. Salamat po sa pakulay, no? Langga, comment ko ulit. You can be educated, have honors and academic achievements, but not have peace lamo. Hmm. Ay, grabe. Ito. Yes, no? Meron, no? We can be educated, no? Tayo naman pong lahat makakalingap, no? Matatawag natin yung isang tao din, no? Halimbawa po, na educated siya. Kasi nga po, nakikita natin na marami siyang mga achievements. True. Marami siyang mga, in terms sa school, meron siyang with high honors siya, with flying colors, no? Doon natin masasabing educated. Educated. Pero minsan, may mga sabi nga nila, no? Kung ang lahat ng politiko sa Pilipinas, no? Kung sila, kasi lahat ng politiko sa Pilipinas, majority dyan, educated eh. Pero kung sila educated, pero bakit ganun ang bansa? Siguro ano sila guys, educated sila sa libro, no? Pero pagdating sa wisdom, kulang, no? Ampaw, no? Walang sense. Minsan kasi yung pinag-aralan, ginagamit sa kasamaan. Kaya minsan magulat ka, scammer. Magulat ka, ah, scammer yan? May pera na yun, tsaka nakapag-aral. Pero sila yung nang-i-scam. Kasi minsan, yung talino, yung knowledge nila, yung skill nila, skills, no, talents nila, ginagamit nila sa kasamaan. So yun, masasabi ko, ampaw yun. Pero kunwari, ikaw, simpleng tao ka lang, mahirap ka lang. Yung knowledge mo, skills mo, ginagamit mo siya para tumulong sa kapwa. Diba guys, ano yun? Tulong yun eh. No, minsan, ang tulong hindi lang pera guys. No, yung minsan dumaan na Grab driver, oh, tinuro mo, kahit mahirap, kahit na sisipon-sipon ka. Mas gutom ka pa, wala pang almusal, pero kuya, alam niya po ba kung saan dito yung ganito? Ay, Grab driver yung tatanong. Tinuro mo lang maayos, eto po ganun. Tumawid po kayo dyan, no? May pusa po dyan nakakulay itim. No? Pumunta kayo doon, pero hindi pa doon. No? So, punta po kayo doon. Punta po kayo doon, no? May tawid po kayo sa may kaliwa. Ano? Pagkakaliwaan niyo po, kakanan kayo, kakaliwa, kakanan, kakaliwa, kakanan. Tapos pagdating po doon, hindi pa po doon. No? So, lalakad pa po kayo. Ngayon, pag minakita kayong asong pula, yun na po. No? Pero hindi pa rin pa yun. Kakanan, kakaliwa, kakanan, kakaliwa, kakanan, kakaliwa. At pagdating po doon sa kanan, may batang nakaupo. Tanungin nyo po, no, kung saan yun. Pero ang totoo po, dito lang po yun sa tabi ko. Nasa harapan na po natin yung tinatanong nyo.
Okay, joke lang yun guys ha. Pero yun ang point ko doon. Saan nakuha nyo? Kulit ko, no? Dead people, no? Pero so, ang point lang guys, kahit mahirap ka, basta gawin mo ng tama ang mga bagay. Huwag mo iligaw yung mahi, ano? Huwag ka manliligaw. Huwag mo lolokohin. So, ituro mo yung tamang daan. Yun lang yun, guys, diba? Tamang daan. Ituturo mo doon. So, tuloy natin ito, guys. Pero, iba yun, no? Iba yun sa merong wisdom, no? Merong paninindigan, may isang salita, no? Oo, sobra. Sayang, hindi nabasa. Hanggang, hanapin ko. Kahit man matapos yung live ko. Talagang ba hanapin, ah? Babasahin, ah. Wait lang po, ah. Tatapusin ko yung explanation ko doon. Sobra yan, ah. Ang ganda po ng mga comment niya, no? Ni Ma'am TP, no? Ah, babae pa si Ma'am TP. Okay mag-comment yan. Ano yan, eh? Si Ma'am TP, ano pa yan? Napaka-pranka. Kaya pag binasa mo yan, mapagkakamali mo. Pero pag tinignan mo yung ano niya, intention niya, ang ganda. Some use their intelligence in evil ways. But those with wisdom from God acts and thinks the way they do, guided by their moral compass. Yes, exactly. Moral compass. Thank you po. Talino. Ganda po ng mga comment niyo po. Ang ganda ng comment po. TP, thank you so much po. Si TP, hindi madalas yan si TP dito, guys. Si TP, si Ma'am TP. Wait lang po, no. Hanapin muna natin ang ating TP. Ano kaya pangalan ni Ma'am TP? TP. Langga, ano 'yun? TP. Wait lang po. Naisip ko anong pangalan TP. Ah, wala na. Langga, ulitin mo. Ano nga tayo? Kung hindi ka man ano, Langga. Ayun na. Nandiyan na. Nakita ko na. Yes, tama yung sinabi po ni TP. Sabi niya, sayang, hindi nabasa. TP, no? Sayang, hindi nabasa. Ga, comment ka ulit, Langga. Ano yun? Tama po yung sabi po ni TP, no? Lahat tayo, no? Ba't mo ko hanapin? Nandito lang ako sa bahay namin. Di, nandito ka lang ga, oh. Ano ba tayo? Ah, sabay turo sa puso, ano? O, oh, alam ba't hanapin? Sabi ni Ruin, nandito ka sa puso ko. Kita mo yan? Yeah. Iba to si Ruin, guys. Dupre. Grabe guys, ano, sarap eh. Rachel Morales Matubang. What the fuck? What the fuck? Ay, simulan natin to. Oh. Dito ka sa puso ko lang ga. Dito, dito sa puso ko. Damdamin ko'y hindi na magbabago. Huwag sanang mag-alala, tuto. Hindi na po alam. Special part. Diba? Ayan po, explain natin doon na kalinga. Actually, alam ko po na naintindihan niyo po, no? Yung na lahat po, no? Lahat po matatawag natin na educated na tao dahil sa kanyang mga achievements, no? Dahil sa kanyang mga accomplishments, kanyang mga experiences na ang dami po, no? Sa kanyang mga affiliated, no? Mga ganyan. Pero, ilan lang, no? Ilan lang yung mga... Yun nga sabi niyo, no? Yung mga totally mga nerd, no? Yung... Nerd. May wisdom, no? Ganyan. Ilan lang. So, itong educated us with manners. Yun. Yun nga dong eh, simpleng salita na nga lang kung bakit hindi mo maunawa ng iba. True. Yun. Kaya nga po, ginagamit natin itong Tagalog, no? Yung national language natin, mga kalingap, mga mabababaw na mga Tagalog para mas maintindihan. Okay lang yan, ga. Ang mahalaga, importante, mahal kita. Ay, mahal na mahal din kita lang, ga. Ooh, diba? Mahal na mahal kita lang, ga. Sobra po. Grabe, ano? Wala lang ko si Pungkis talagang. Hindi ko makaano eh. Noon ko pa yung sinasabi sa'yo. Uy. Hindi yan mo. Noon pa? Babago. At hindi magbabago ang pag
ibig ko sa'yo, tutot. Kalimutan ko yung lyrics guys eh. May mga kanta ni ni Randy Santiago, no? At hindi magbabago. Diba, nakalimutan ko yun, guys. Nakalimutan ko talaga. Naisip ko, tutot eh. Natuloy natin to. Sabay-sabay nating. Siyempre, sabay-sabay nating harapin. Oh. Ang mga pagsubok. Oh, at yung mga plano natin. Oh, ang pagsubok at mga plano natin. Ibig sabihin guys, meron silang plano. Yun ang magandang mapakinggan guys ha. Alam natin no, they taking care of their future, no? Maganda yung guys, no? Ibig sabihin they very matured, no? No, yung isama mo yung yung plano nyo, yung future, no? So okay na okay yan. Ayan, sabi po ni Libich to Phil. Hi Rowell and Rachel, sabi ni Mami ni MoneyGram available for pick up daw, check FB mo from Oliver. Ah, okay po. Akala ko school natin at saan ka nagtapos, no? Hinahanap ko po yung comment ni Langga kung ano po. Ma'am Weng Bolido, salamat po sa pakulay and kay Tita Julieta Espirito. Thank you po. Lupita. Papa at Papa Uwi, dyan good example sila. Ay! Tama lang ka. Paglaban natin, yung mga papa natin, si Papa. Ay, paglalaban daw yung mga papa nila. Eh, paano yung papa mo, Rachel? Si Papa Ruel. Soon to be na yan, guys. Ah, talaga. Pero guys, ah, nakakatuwa. Kasi meron nag-comment no, last time. Kahit din sa ano ko live ko, may nag-comment. Same ano, PWD. At parang sinasabi lang na same, no? Hindi naman inilalait. Parang nagkataon kasi both are yung name ng magulang, and then M. Then nagkataon pa na PWD, no? Ibig sabihin, pag PWD, mga special person yan, no? Like, Tatay Awe, no? PWD. Then si Tatay Rachel. So talagang nagkakatugma, no? So nakakatuwa lang, no? Sabi ni Rachel, ipagtatanggol nyo yung ano, both parents nila. Nakakatuwa lang to, guys. Parisan. Tama lang ga, no? Kasi nga Papa na tawag niya, Papa Awe eh, no? Pero gusto kong mapakinggan Papa Ruel. Ay, grabe to. Ang ganda, no? Ito yung bunga, no? Ng mga ano nila. Ito yung resulta, no? Bunga. Ng mga magulang namin, yes. Kami nilang ga. Kung paano kami pinapalaki. Nagre-reflect din sa mga magulang. Oo. Kaya, ayan, forever namin yun na tinitreasure, no? Yung ganyang magulang namin. Matalino silang ga. Yes, naniniwala ako. Matalino yan. No? Diba? Shoutout po kay Ate Janet Silapan, no? Galing po kay Ate, kay Ninang's Vlog. Reaction. At least expression po ni Nanay, ano? No? Nanay, tawag dito. Nanay Lilia. Nanay Lilia. Hope na may ganitong topics ulit dong Rowell. Yes, ang sarap po no, ng mga ganitong topics. Oo, lalo na pag bang nagla-live ka, nandiyan si Rachel, no? Live din. Napaka-sweet, no? Kahit wala si Rachel yan, guys. Paano pa kapag nandiyan si Rachel, no? Meron tayong matutunan. Si Ninox nandito. Alam, baka meron. Dagot mali daw doon. Ano kasi ako nung nakita ko very observant si Langga Rachel sa iyo kasi pag ikaw nagsalita always siya nakatitig sa iyo. Oh. Kaya ang ganda po. Galing po na mga ganyan. No? Keen observer. Ganyan. Keen observer. Papa. Bilis mo daw magkalim. Langga, ayun naman siguro. Pero baka may nasabi ako, ay baka may ano, personal, di ba? I mean, sa personal ko nasabi, pero sobra wala to. Na sa ano. Sobra. Ah, mali, ang bilis mo nang magkalimutan. I love you kasi. Ay, di ba? I love you lang. Sobra to. Sige, isipin ko muna lang ga.
Grabe yung mga ano natin. Birthday mo dong. Ay, salamat po mga Kalingap. Baka may mga magla-live pa po yung ibang tao, no? Ibang mga viewers, ay, ibang viewers. Ibang mga kasamahan natin dito sa, ano po, sa YouTube, no? Thank you po mga Kalingap. And March 12 po yung birthday natin. No? March 12, birthday ni Rewen. March 12. Salamat anyway, guys, po mga Kalingap. Anyway guys, no, hanggang dito na lang. Pasensya na po, medyo, talagang medyo, ano na yung pakiramdam ko, no? Pero guys, ano, I hope nag-enjoy kayo at meron tayong nakita rito o may napulot tayo. Ako marami ang napulot dito guys, no. Number one, no, so yung pagkataon ni Rowel Malalag. So talagang no questions guys, no. Matalino siya, may sense, ano, no. At talaga, at the same time, si Rachel is napaka-supportive sa kanyang langga, di ba? Soon to be, Papa Rowel. Si Marcelo talagang ano yan, Marites eh. Ano lang naman yung wish ko lang. Wish ko lang. Pero gawin ng paman guys, please comment down below ano masabi nyo guys dito sa ating ginawang video reaction. Yan ang masasabi guys, napakasarap sa pakiramdam na Royal of Malalag is a kind of man with full of wisdom. And this Marzano again and to God with the glory guys. Bye-bye po. Aking nakita, puso ko ay kumakabang.